para kahapon, lalo pang mabigat ang traffic sa bahagi ng EDSA na may kinukumpuling flyover ngayong hindi na holiday. Kaya bukas, may mga sasakyan ng ipagbabawal sa service road ng EDSA Kamuni. Kamustahin natin ang traffic doon sa live na pagtutok ni Joseph Monong. Joseph? Mel, sa mga kababayan natin, sa mga kapuso natin na papunta ng Makati o sa South at dito kayo dadaan sa EDSA, nako, iwasan nyo na po yung approach, yung pagsapit sa EDSA flyover Kamuning, sa Kamuning flyover at saka yung service road dyan dahil mabagal na ang daloy ng trapiko dahil sarado na yung flyover simula pa kahapon. Kaya nga yung MMDA, babawasan yung volume ng mga sasakyan na sisisikan doon sa service road. At yung mga nagbomotor, bawal na po kayong dumaan sa service road simula bukas. Kaya nga dito sa Scott Borromeo pa lamang ay pinapakanan na sila para bawas yung volume doon sa may service road malapit sa flyover na sarado. Tukod ng traffic sa EDSA southbound bago mag-Timog Avenue, sarado kasi ang lahat ng lanes ng EDSA Kamuning flyover maliban sa busway para sa 5 buwang repair. Pwedeng dumaan sa service road sa gilid ito pero dito nag-iembudo ang mga sasakyan. Sa obserbasyon ng MMDA, kalahati ng volume ng mga sasakyan na tumutukod doon sa ilalim ng EDSA Flyover Service Road ay mga motor. Kaya ipagbabawal na ng MMDA na pumasok yung mga motor doon sa service road. At ngayon pa lamang ay pinapakanan na sila sa mga alternate routes katulad nitong sa Scott Borromeo. Lampas 24,000 daw ang mga four-wheel na mga sasakyan at lampas 23,000 ang mga motorsiklong gumagamit ng flyover. Ika-guide lang natin sila. For their safety rin kasi para wag na po silang makipag-gitan. Okay lang po sir, wala po problema. Iwas sa delikado po mga mas. Iwas traffic po. Mag-iibang ruta na lang. Hassle bus eh. Ubus oras din po doon. Sa mga gustong umiwas sa embudo sa service road, maaaring kumanan sa Albano, Panay at sa Scott Borromeo. Yun nga lamang, bago makalabas muli ng EDSA, dadaan pa rin sa Timog kung saan may pagkakataon ding naiipon ng mga sasakyan. Susubukan daw ng DPWH-NCR na tapusin ang repair ng mas maaga sa October 25 deadline sa pamamagitan ng 24 oras na trabaho. Manual po ang gagawin natin pag-demolish doon sa ating slab. Partial closure lang po at kapag po kasi heavy equipment yung gagamitin natin ay medyo makakaapekto rin po sa ating ginagawa. Mel, mananatiling bukas naman yung northbound lane ng EDSA Kamuning flyover. Mel? Maraming salamat sa iyo, Joseph Monong.